Ngayong araw sa ating Biyahe Pilipinas episode, bibiyahe tayo pamuntang Ipata, Quezon. At dadaan natin ang kahabaan ng malalaki highway na tinaguri ang most dangerous and killer highway sa Pilipinas. At pupunta natin ang bago natin na discovering sikretong waterfalls na maaaring paliguan ng libre. Patikin sa lahat, hindi siya masyadong crowded, kaunti pa lang nakakaalam. Kaya mga kabir, samahan nyo kami sa panibagong episode ng Biyahe Pilipinas sa Ipata, Quezon. Let's go! Isang biyaheng biglaan na walang plano. Mas mainaw na to kaysa nakaplano pero hindi natutuloy. At halos isang buwan na rin tayo walang biyahe. Siya nga pala, maraming salamat sa nag-sponsor sa ating Biyahe Pilipinas ngayon. Nakakamiss ulit lumaan dito sa malalaking highway. Kaya hindi ako nagtataka na paulit-ulit at binabalik-balikan ito ng mga kapwa ng ating riders dahil sa ganda ng lugar, ng view, at ang lamig ng prima. Maraming lamig dito. Nakakamiss dito malalaki. Kaya ito binabalik-balikan ito ng mga riders itong malilaki kasi sobrang ano nito eh, lamig oh. Presto ka. Hindi pa masyadong malayo sa Metro Manila. Sabi ko pa naman ang makikita mo na daan, talaga malaya-laya. Masyado binibisita ng mga riders at ibang mga turista. Silipin natin, tingnan natin kung at explore natin kung gano'ng nga ba kaganda yung course na yun. First time pa namin na makapupunta ng Ipanta. Dahil hindi talaga namin sinubukan to. Dahil syempre, dahil solo ride lang kami. Kapag dalawa lang kami gumagal ng Bolivia ay medyo hindi kami masyado na atin. Pero ngayon, susubukan natin na makarating masyado yung sipasyon masyado sa Ipanta, Quezon sa Arco at isa bali tourist attraction doon. Ba dito? Ah, dyan pala yun! Kala ko kapiyan.
Sa totoo lang, yung oras yung kape-kape na ako kasi hindi kami nakapagkape bago umalis. 7:10 AM mga kabiyahero. Binabaybay pa rin natin sa kama. Anong malilaki? Maghahanap na lang tayo muna ng pwede pagkapehan. Para makapagpahinga na rin si Shadow. Sabi talaga, napakaganda talaga ng malilaki. So, muna. Kaya maraming riders na nagbabalik-balik dito. Nakarelax. Ito naman, ito naman ako naman. Nakasolid yung ano dito, Mabi. Pwede ba lang makikita mo na marupulo? Nakarelax. Yung isang linggo kang nagtatrabaho tapos siyempre tapos siyempre mas maganda kasi bigyan mo yung sarili mo ng ano eh na parang reward katulad ng ginagawa namin nag-ride kami pag may pagkakataon medyo nagpakabisi mo na tayo sa trabaho. Doon din naman tayo kumukuha ng income natin sa trabaho, itong mga pambiyahe natin. Hindi natin naalaga ng trabaho. Wala rin ako magiging budget sa mga ganitong biyahe. Lalo na, alam niyo naman ang pagbumoto ang labi. Pagbablog, siyempre dapat balansin dapat yan na trabaho, pamilya at pagbablog, siyempre. Maraming salamat mga kadero sa pagsuporta sa inyo sa akin ng buong isang taon. Oo, naka isang taon na tayo na kunti pa naman na bibiyahin natin, pero nagpapasalamat na rin ako sa mga kaibigan, katrabaho at yung mga apo akong small vlogger din na sumusuporta sa akin. Maraming salamat po. At first time na makakarating kami doon at first time din namin dadalhin si Shadow doon sa Alto ng Infanta. At titingnan natin kung gaano nga ba kaganda. Explore natin. At sabi, walang bayad daw yung waterfalls na yun. Kaya titingnan natin kung totoo. Kung totoo ang Disney. Kung gusto rin ang umunta ng Infanta, makalagpas man lang dito na malalaki. Medyo tomgots na. Kahanap na lang kami ng kapihan at para makapagpahinga si Shadow. Problema pa dito. Kahanap din kami ng gasolinahan. Medyo 2 bars na. Take ko na lang kayo mamaya mga kabiyahera. Okay mga kabiyahera. Dumayo kami ng Maritation. Papicture lang. Naharap na lang kami ng kainan. Punta sana dyan sa Maritesen. Pag maaga-aga ka makarating dyan, meron dyan Sea of Cloud. Malap na tayo na gasolina, 2 bars na lang. At diba, hindi, debatel na gasolinahan lang. Panay New Viewpoint. Pag mayaman, di natin afford yan. Di ba, Labs? Mag-breakfast ride kami, kaso di namin afford yung mga ganyan. Alam, mahirap lang tayo eh. Hanggang ano lang kami, hanggang Styro Cup noodles, Styro Cup
kopi ng kamay. Isa lang kami ng paslupa. Hindi naman lahat ang nakamotor ang mayayaman. Dulog ko. Ayun o, no, debote gasolina. Hindi pala ano yun? Cobra? Ha? Ano? Diretso ba tayo? Cobra pala, kala ko gasolina. Uy, ba't ako nandito dito? Ganda na, wala, wala. Ayan, ayan o, ganda na view. Ha? Wala, di natin. Di natin ako dyan. Ha? Di natin ako dyan. Isa lang tayong dukha. Ganito eh. Ngayon na lang uli ako nakaamoy ng fresh na hangin. Estimated time ni Google na pili sa atin na papunta sa Arco ng Impasa eh 1 hour and 31 minutes. Ay, papunta yun. Punta kaya yung kalsada na yun? Papayin muna tayo. Ito yung BNK. Yan yung kilalang isang coffee shop o resto. BNK. Mga pangmayaman. Hindi pa rin natin afford. Dito na malalaki muli kasi yung mga nakikita namin sa social media ng mga aksidente minsan common eh, nakikita ko kasi kahit lang na nagmamaneho ng maayos yung kasalubuan talaga pag nakaharapan ng sabi natin kamote eh, nag-aksidente na wala ba dito, puro bukuhan hindi, kailangan kong gasolina eh. Sa ilang minuto namin paghahap ng bilihan ng gasolina ay nakahanap din kami at dito na rin kami nagkape. Hindi namin alam kung anong eksaktong lugar na ito. At sa ilang minutong pagpapahinga at pagkakape, lupas na kami dumiretso dahil medyo mainit na at baka abutan pa kami ng tanghali. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger.
Santa Maria Laguna. Diretso na natin sa mga kabiyahero. Balak na sana namin magpa-picture dun eh. Eh kaso alas 6 pasado na, alas 10:18 na. Baka masyado tayo tanghalin papuntang Santa. Estimated time binigay ni Google Maps ay 1 hour and 4 minutes. Nandun na tayo sa may Arco ng Infanta. Kaya pakpakin na natin to. Ito tayo sa Arco ng Infanta. Dito. Ayun, tanong ko na. Okay. Infanta Quezon, Anza. Kilometer 90. Okay. Ito tayo dito. Yung little bago dito sa Infanta. Okay, let's go mga kabeos. Dire-direcho na natin. Aha, yung target na location natin. Nagtas lang ng auto ng Infanta yung pupuntahan natin. First time namin na nakalating ng Infanta na ganito. Maganda ang panahon. So, sabi nga nung ilan eh, tahimik ka, umuulan dito saka masyadong mapagi, kaya iba di gaano nakatao dun, di pinalad na makapagpatid dun sa Alco ng Infanta. Tayo hindi tayo na pilitan araw kasi pag ganitong mga season na pag-init, eh ito talaga yung season din ng paglalay. Pag umutod, kung ganito kaganda tanan eh, talagang susulitin yung araw na biniyahe. At mamagal. Ano lang natin yung palatandaan na tulay, nagtak ng tulay. Ayun na, tulay! Palatandaan natin. Oops. Grabe. Ito. Queroset Bridge. Queroset Bridge. Ito yung palatandaan. Sa magpapicture dito ah. Ito ang kapitsyon. Ganda na. Kapitsyon ka dito? Nagpasya kami dumiretso kasi natanaw namin mayroong tindahan na pwede namin pagtanuhan kung paano makarating doon sa waterfalls na yan. At nagbabaka sakali na bayagan kami na mag-park ng motor kaya magpapaalam kami muna. Sir, magandang tangali. Pwede po ba kami mag-park dyan? Para pupunta po kami doon sa pool? Sige lang po. Libre lang ang paligid. Salamat po. Pero, maaari kayo magpasama sa mga lokal na lumangat para makarating dun sa waterfalls. Maraming salamat po kaya. Bilang tulong na rin sa mga kababayan natin katutubong dumagat.
Anay, sasama mo ako. Pagpasok namin sa unahang tuloy, may nakilala kami bata. Ang pangalan niya ay Brian. Miyembro siya ng pamilya na may-ari ng tindahan na pinagparkingan namin ng motor. Siya ang magiging tourist guide namin papunta doon sa waterfalls. Sabi sa amin ng batang na si Brian ay magte-trekking muna kami ng 5 to 10 minutes para makarating sa Kerosep waterfalls. Medyo matarik at basa ang lupa kaya nahirapan rin kami umakyat. Huwag nang hulugan dahil mahuhulog dito. Trekking. Okay lang, malalaglag. Lupa rin naman malalaglagan. Bulas. Hindi kalayuan sa aming nilalakaran eh naririnig na namin ang aagos ng waterfalls at mga taong naniligo. Medyo malapit-lapit na rin kami. Dulas din yung isip. Guys, nagdaro tayo. Hindi tayo nagbawa ng chinelo. Dalawa tayo mo. Kalma lang kasi. Kapit ka nandito. Nauba lang. Medyo madulas. Ayaw ko na kumapit. Namoy magtuloy-tuloy ako. Oh, ganda. Ito ang tinatawag na Kerosep Waterfalls na matatagpuan sa Sitio Kerosep, Impanta, Quezon. Isang pampublikong pasyalan at paliguan na maaaring paliguan ng walang bayad. Totoong narinig mo, walang entrance fee, walang cottage fee, lahat libre. Napaka-presko at napakalamig ng tubig na galing sa talon na nagmumula sa bundok. Nakaka-refresh. Napawi ang pagod ko sa haba ng biniyahin namin dahil sa sobrang lamig ng tubig na nanggagaling sa waterfalls. Isang paalala lang mga kabiyeros, wala ditong CR na pwede pagbihisan. Hanggat maaari magpaalam na kayo dun sa tindahan. Hanggat maaari bago kayo umakyat sa lugar na to, eh pumili na kayo ng makakain sa tindahan dahil wala kayong matatagpuan ng tindahan sa paligid ng Kerosep Waterfalls. Maaari rin kayo magpaluto dun sa tindahan kung saan kami nagparking ng motor. Bago kami umalis, nais muna namin magpaalam at magpasalamat kay Kuya Henner. Isa siyang kagawad ng katutubo lumagat na nakatira sa may tindahan at nakapaligid sa Kerosep Waterfalls. Maraming kwentong binahagi sa akin ni kagawad Henner tungkol sa lugar nila at sa Kerosep Falls, ang kasaysayan ng kanilang katutubo at pamumuhay nila sa paligid ng Kerosep Falls. Pero marami. May babayaran po ba ako sa parking? Wala naman. Wala na? Ay, wala namang bayaran sa parking. Okay lang? Siya si Kagawad Henner, isang katutubong dumagat na nangangalaga sa lugar ng Sitio Kerosep at sa Kerosep Waterfalls. Sa mga kwento na binahagi niya sa akin kung gaano niya kamahal ang lugar
ang buong sitio Kersep at pangangalaga ng kalikasan. Dahil sa lugar na to, dito nagsimula ang kanilang lahi at tinuno. May nais ang ipaabot at pakiusap sa mga gustong pumunta at nagkanais pumunta sa Kersep Falls. Maaari lang huwag magkalat at maging disiplinado. Ang sabi nga niya, kahit sino pwede bumisita at maligo ng libre. Maaari lang sana. At nakikiusap siya na huwag mag-iwan ng kalat at huwag rin babuin ang lugar at ang paligid ng Kersep Falls. Ilang mensahe ng gusto niya ipaabot sa mga turista nagnanais pumunta sa lugar nila. Nais niya ipaabot na irespeto man lang sila bilang katutubo at ang inang kalikasan na pinagkukunan nila na pang-araw-araw na kabuhayan. Sabi nga ni Kagawad Henner, bilang tumatayong kagawad ng mga kababayan nating katutubong dumagat, meron siyang hindi sinabi at paalala sa atin mga turista. Marunong umispeto, gumalang at maging disiplinado sa mga bawat pupuntahan. Mapapalad tayo, meron tayong mga kababayang katutubo na voluntaryong inaalaga ng kalikasan na ating mga pinupuntahan. Hindi lahat ng ganitong lugar ay mapapakinabangan natin libre. Kaya alagaan natin ang likas-yaman ng kalikasan para sa susunod na henerasyon. May maabutan pa ang mga anak natin, apo natin, na mga agad ng tanawin tulad nito at maaari na pasyalan. Taos puso ako nagpapasalamat kay Kagawad at Kuya Henner sa buong pamilya niya at pasasalamat rin sa buong katutubong dumagat sa mainit at mabuting pagtanggap sa amin. Uli, ako sa XTV, ang official na Caballeros at Libre Tour Guide.